128 kilometers, stage 2 ng BTV CUP 2023 sa Vietnam. Nasabi ko nga 128 kilometers, syempre depensahan ng yellow jersey ang kanyang pagiging liderato dito sa stage 2. Ayat ayan, mapapansin natin 19 degree dahil maulan, medyo may kalamigan ang panahon ngayon sa Vietnam. Ayan, ito po yung naghahabol na grupo. Pumasok tayo ng isang oras na sila more or less nasa 60-70 kilometers away na sila from the start. Ito yung chasers na naghahabol. May tatlo kasama po dyan, yung isang Filipino riders na si Marcelo Felipe. Pasensya na po sa mga Vietnamese na ito nakasama ni Felipe dahil hindi natin alam ang pangalang mga pangalan. Kung mapapansin nyo, yung lugar na tinatahak nila or yung ruta ay winding, kumbaga ahon lusong, ahon lusong. Ayan, ito chaser sila. More or less ang takbuhan niyan 25-30 kapag magandang ahon, o kaya 35. Yan, ito na yung group number 1 na talagang very attentive. Kung mapapansin nyo yung yellow jersey ng North Korea, si ano, isa po siyang Korea na naglaro sa World Championship, kaya ganyan kalakas. Kaya malamig, mahangin, maulap ang kanilang tinatahang mga kalsada. Congratulations nga po pala sa ating Beijing rider na si Jude Francisco ng 7-11. At ayan, nag-attempt na po ng kumawala si Mr. Korean number 13. Ang edad po nito is 32 na. Kumbaga, better na sila po talaga, mapapansin nyo. At eto, pumasok po tayo ng mga dalawang oras. Halos nasa 80-90 kilometers na po itong tinatahak nila. Ayan, si mapapansin nyo, check uli ang yellow jersey. Nandun si Marcelo Felipe ulit. Ayan, mga 7-11, mga Vietnamese. Ayun, si Jude Francisco na white jersey. Yan po ang best young rider or under 23 sa buong peloton na nakuha ni Mr. Jude Francis ng 7-11 click. Ito yung part na to, napakarami nilang atake. Kasi napapansin din ng yellow jersey na talagang check lang ng check sa kanya yung mga kalaban niya, kaya dinadaan niya talaga sa gilas or sa pagiging veterano niya, kaya lahat ng experience niya, skills, talent, ginagawa niya, ina-apply niya yung mga naging ensayo niya, kaya pagdating ni ito yung larong to, parang minamani-maningalan niya. Napakatagal na po nito, baga napakatagal lang lumalaro, around halos kaano niya na kaidara niya sila Marcelo Felipe. At ayan, papansin niyo si Nicole Pareja, Chumek, at si Jude Francisco. Jude Francis, correct me if I'm wrong. Sumukli na naman si Ismael Grospe. Hindi pa rin naman, kahit napatigil ng matagal si Ismael Grospe, hindi siya nawala yung pagiging magilas niya sa cycling. Pagiging isa niyang umaga, veterano rin, kahit bata pa siya, veterans move na rin si Ismael Grospe. Yan, eto, gumanda yung panahon, mapapansin nyo. At nabuo na uli yung first group. Ito yung first group, halos 10 siklista sila rito na nagpapalitan ng trangko.
dito napansin ng ni Yellow Jersey na yung iba dito nagiging magulang. Kumbaga magulang, hindi pumapalit ng trangko, hindi nagdadala ng trangko. Pumupunta lang sila sa likod. Ayan, kita nyo, palinga-linga siya. Kine-check niya yung mga tao, yung mga siklista na makipagtulungan para maging tuloy-tuloy yung pacing nila, yung speed nila matulin, at saka hindi sila abutan ng naghahabol na chasers or main group or second group. Yun, pasensya na kayo, ha? Naglal. Eto, medyo tumuli-uli na naman yung kanilang pagpadyak, pagpedal. Grabe, ang tulin. More or less, nasa 48-49 takbuhan yan. Eto nga pala, si yan, napasama dyan, si Nicole Parea. Yan, syempre, Yellow Jersey, yung Francis. At yan, yan din yung kahapon kasama sa breakaway, yung naka-Philippines short na blue, yung Vietnamese. Yun o, ayun o, yun na ka-blue. Yan. Ito, hangang-hanga ako talaga sa highway ng Vietnam. Shoutout sa inyo sa Vietnam. Sana all. Ganito kakinis. At ito, sa sobrang, kumbaga, parang nainip na rin yung yellow jersey natin. Number 13. Ang kanyang apelyido is Junggo. Correct me if I'm wrong na lang, Junggo. Mr. Junggo ng South Korea. Ayan, eto speed niya 45. Maintaining 45. Pag bumahag yang lumusong yan, nagpi-50 plus. Napakalakas po talaga na Mr. no. Halos 15 to 20 kilometers to go. Matake siya ulit. Mapapansin nyo, 15 to 20 kilometers, yan. Halos magtatatlong oras, yan. Solo breakaway na naman siya. Wala na naman nakapalag na ibang mga kalaban. Napaka-solid itong siklisang ito. Mukhang mapaninindigan niya mula sa umpisa hanggang matapos ito. Very natipensahan niya yung pagiging yellow jersey. At syempre, back-to-back lap winner or stage winner si Mr. Junggo ng national team ng South Korea. Congratulations, Mr. Junggo. Shoutout sa'yo. Nga pala, shoutout sa mga dakilang mga vloggers na nanonood dito. Maraming salamat. At syempre, sa mga hindi nagsasawang manood dito sa channel natin, maraming salamat sa inyo. Ride safe. God bless. Kita kids tayo sa stage 3. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on. Ito, mapapansin nyo dito, ito na yung main group or last group na darating sa finish line. Napakabagal na ng takbo nila, halos 35 to 40 na lang ang takbo nila. Kita-kits tayo ulit sa susunod, guys. Ride safe. Huwag nyo kalimutan mag like, comment, subscribe. Siyempre, salamat ulit sa mga silent viewers. Thank you. Let's go. Hey. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that.